So, yun, dito na naman tayo kay Carrier, no, mga idol. So, tapos na tayo dun sa Panasonic. So, ito naman ang problema ay tulo ulit. Ayan, oo. Ayan, so, linis na. Kailangan. So, ang problema nung, ano, yung Panasonic ay barado yung likod na drain. No? So, yung mga namumuong moisture niya ay bumara na dun sa pinaka-drain. Kaya, yun, nag-backflow na. Okay? So, ito naman, itingnan natin to kasi bago lang dito nalinis. Tapos, may nagkaroon na naman ng tulo. Ayan. So, yun yung mga problema talaga pag aircon. Okay? So, mga common na yan ang mga problema. Okay yung lamig, pero may tulo. Okay? Ganun lang yan. So, madali lang solusyon yan. Kailangan lang natin hanapin kung saan yung mga drain na barado. Okay? Yun lang yun. So, simulan na natin tong tingnan. No? Ito naman si Carrier, mga idol. Yan. So, medyo maano na, madumi na. Yun. Grabe na yung dumi niya. So, papalinis na talaga siya. Dito mo naman kasi makita sa aircon yung dumi, no? Yung filter niya. Kapag busy-busy si aircon, kapag madalas na ginagamit, yan ito talaga yung mangyayari sa kanya. Pero quality talaga yung lamig nitong Carrier. Talagang subok na subok na talaga to. So, sa Monday, magbabaklas tayo ng LG. Gawa nga ay problema doon sa lamig. Masyadong mahina talaga si LG. Ito si Carrier, grabe. Walang pagbabago kung ano yung lamig niya nung una. Ganun pa din sa ilang taon. Ganda ng lamig. So, yan. Ayusin natin. Tanggalin natin to. Kasi lilinisan natin to. Okay? Grabe, ang sarap ng lamig niya. Nakakapangilabot ng balahibo. So, hanapin natin yung tulo na yan. Saan galing yan. Itong ginawa ko, pwede nyo itong gawin, mga idol, sa mga ganitong klaseng Carrier. Ayan. So, tanggal yung body, iwan yung evaporator. Ayan. So, kinalas ko lang siya dito. So, hindi nyo na kailangan na i-pump down saka tanggalin yung pinaka-connection niya. Yung sa pinaka-pipe. So, kita nyo naman. So, ngayon, matodo natin ito ng linis. Ayan. Bakit siya nagkaroon ng leak at ang bumoisya dito. Meron talaga siya dito. Dito na parts. Hindi ko alam kung saan yun tumatama itong pader na to. Saan ito tumatama? So yun yung naging cause ng ano niya eh. Ng moisture niya eh, sa likod. Okay naman itong ano na to, itong drain na to. So yung sa Panasonic ko na ito yung nagbara kaya nagbackflow siya dito. So yun yung palagi yung tingnan, no? Isa din to sa naging sanhi sa pagkaroon ng backflow sa likod ng aircon natin. Ayan. So okay naman to dito. Walang problema. So siguro sa ano lang talaga sa sobrang lamig niya, moisture, no? Ayan. So todo natin ng linis yan. Doon natin sa baba yan linisan. Ay, yung pan motor pala dahil hindi mabasa yan. Ayan, so ito yung pinakaano niya, yung katornilyo. So ingatan nyo yan na hindi mabasa. Parts na to. So ngayon makikita nyo na dito kung gaano kadumi. Ayan. Grabe.
So, tabi ka muna dyan. Yung ka muna. Tingnan muna natin to. So, ito na lang ginawa ko. Kinapit ko siya dito. Ayan. Nakakibol tayo lang yan dyan. So, ngayon, pwede lang natin yan babanatan dito. Ayan. So, grabe. Ang dumi. Wala stick na yan. Ayan. So, unahin muna natin to. Okay na. So, madali lang naman siya baklasin, no? Ayan. Kasi may mga tornilyo naman siya dito. Ito. Tornilyo siya dyan. Dito. Yun, no? Tapos dito. Ito sa lali, may tornilyo siya dyan. Yun yung kamay ko. Yun. So yun na, tapos yung lock niya dito sa likod. Ito. Ito yung sa lock ng copper tube. So, pasok tapos diin, lock na yun. Sikwatin nyo lang siya. Dali lang naman siya baklasin. Ayan. So, linis na lang to. Okay pa yung drain. Ayos pa. So, wala na. Bumigay na yung kahoy. Wala talaga pag kahoy. Bibigay talaga pag malamig. Ayos. So, yun. Linisan na lang natin to. So, isa to sa mga nagkaroon ng pinagdadaanan ng tubig. Ayun o. Mga namumuuna yan. Ayan. Nagre-request tayong dismantle, no? Para ma-full cleaning talaga siya. Ayan. Grabe. Yun. Ayos na yan. Bugahan na lang natin yan. So, ayan na siya mga idol, no? Ayan. So, sobrang linis na, no? So, kabit na lang natin. Ayan. So, huwag nyo itong kalimutan na nasa tamang posisyon itong dati nyong binaklas. Ayan. So, ganyan siya. Ayan. Nakatapat yan palagi dyan. Okay. So, ayan. Kakabit na lang natin. Ayan. Kabit na natin siya dyan. Dali lang yan. Natin yung kanyang PCB board. Ayan. So kung ano yung tinanggal nyo kanina, yun din yung ibabalik nyo. Mas maganda picturean nyo lang para meron kayong pagbabasihan na tama yung pinagbalikan nyo na wire na kung saan yun yung tinanggal nyo. Okay? Ayan. Picturean nyo lang pag baklasin nyo.